Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, Miguel, shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako sa inyo na i-share at bigyan po natin ito ng reaction, mga kakamping, at komentaryo, no? About naman ito sa hindi matapos-tapos na issue ni Miss Tony G, no? May naging pahayag po kasi siya at nabasa po natin ito sa isang post, mga ka-action, mga kakamping. Bago po tayo magtuloy sa ating komentaryo, basahin po natin muna ang naging pahayag niya. Maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta sa ating 20th anniversary and birthday celebration. My heart is full of love. Wow. And gratitude. Thank you for making it so memorable and special this night. While forever be in my heart, to God be the glory always. Tony Gonzaga. Yun po ang naging payag ni Miss Tony G. Gonzaga. Totoo po yung sinabi mo na talagang memorable ang gabing yun para sa'yo. Kasi dyan ka binatikos, dyan ka ginbash ng maraming tao. At ang masakla pa dun, sa oras ng concert mo, nag-viral ang hashtag Paalam Tony. Sa Twitter po yun, mga ka-action, nabasa po natin sa Twitter. Napakasakit sa pakiramdam na yung mga taong nag-iidolo sa'yo ng matagal ay may hangganan din pala. At tinaon pa sa oras ng concert mo na paalam na Tony G. Hindi po ibig sabihin na paalam na na kung ano, ha. Ang ibig sabihin siguro ng paalam na na hindi kita ina-idol. Ibig sabihin hindi na kita tatangkilikin o hindi na kita ipa-follow, no? Kasi doon sa naging pahayag, mismo daw magulang niya ay saksi kung gaano siya kasulid sumuporta dito kay Tony G. Pero hindi niya akalain na dumating sa punto na magkaganito siya. So alam naman natin lahat kung ano ang punot dulo talaga kung bakit maraming tao na ang umaayaw dito kay Miss Tony G. Kaya sana po maging lesson po ito sa lahat-lahat po ng mga sikat na mga personalidad na hindi sa lahat ng pagkakataon ay sikat ka. Darating din sa punto na ikaw ay hahatakin pababa once na ikaw ay nagkamali. Kaya kung gaano ka mang kasikat, wag na wag mong kalimutan ang iyong pinanggalingan. Dahil uulitin ko naman po sa inyo, nang dahil sa tao sumikat ka, nang dahil din sa tao papabagsakin ka once na nagkamali ka at hindi ka na nila magustuhan. So yun lang, mga ka-action, mga kakampeng. Thank you for watching. Have a good day.